الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته at الحمد لله ngayon yung last day ng ating daura ilmiya patungkol sa da'wa seminar and workshop Inshallah, na-take natin ang mga dapat natin ma-take as introduction sa da'wa no, ilallah. Ngayon, samantalahin natin yung natitirang oras natin bago tayo mag-distribute ng ang mga certificate after salah, yung mga ilang pang mga paksa na ating nais matalakay or mapaksa na dapat nating ma-grasp o ma-take ng mga vital points. Dumating tayo sa last part na ang ating maduo, dinadawahan ay ang mga Christian. So kahapon, alhamdulillah, nakapasok tayo doon sa introduction on how to understand o kilalanin yung mga Christians, yung mga sekta, sino sila, sino ang mga pangunahing sekta na meron, yung heretical sect, yung mga bagong sekta na umiiral sa Pilipinas. Then ngayon, tinalakay natin, o kahapon din, bago tayo matapos, tinalakay natin yung mga basic doctrines na magkakapareho sila na dapat na alam ng isang da'iya, the least, kung paano irarad o sasagutin yung kanilang mga argument. So, kahapon nasimula natin yon. So, ngayon, pumasok tayo kahapon doon sa pagtalakay patungkol kay Jesus Christ, no? Patungkol kay Jesus Christ yung mga argument at dumating tayo dito sa punto na tumigil tayo dahil sapagkat nakapos tayo ng oras, itutuloy natin itong pag-unawa as a whole pagdating sa mensahe ni Jesus Christ. Ano? Sabi dito, it must be realized that Jesus Christ, the Son of Mary, was the last in the line of Jewish prophet. Sabi natin kahapon, he lived according to the Torah, the law of Moses, and taught his followers to do likewise. Mababasa yan sa Bible, kung hahanap sila ng patunay dyan sa claim na yan, na which is yun din ang ating pinaniniwalaan, na si Kristo, Jesus Christ, Isa, alayhi salam, ay huling sugo mula sa Bani Israel. No, ang kanyang lahi ay galing sa lahi ng Israel. Binasa natin yung aya kahapon na ya Bani Israel, no? Ano yung aya sa Surat As-Saf? Inni Rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday ila akhir al-aya. No, na nagpapatotoo tungkol sa mensahe ni Isa, yung sinabi niya, "Mubashiran bir Rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Sabi niya, ang good tidings ay ang pagdating ng huling propeta na susunod sa akin o pagkaalis ko na siya ay tatawaging Ahmad, na siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, tuloy natin. Ang sabi dito, think that not that I have come to abolish the law and the way of the prophets. Yun yung Islam. I have come not to abolish them, but to fulfill them. Sa Bible ito, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Yun. Unfortunately, about 5 years after the end of Jesus' ministry, no, nung kinuha na siya ni Allah, no, pinanik na siya ni Allah, at sa point of view ng Christian ay namatay, in some 500 years, a young rabbi by the name of Saul of Tarsus, who claimed to have seen Jesus in his vision. 500 years pagkalisa ni Jesus Christ, na almost start na rin ang dawn ng Islam, meron namang sumibol, no, na isang rabbi, isang Jewish Hudyo rin, na ang pangalan niya ay Saul, na taga Tarsus, na nagsabi siyang nakita niya si Kristo sa kanyang panaginip, began to change Jesus' way. Siya si Pablo na tinikilala natin. Dito nagkaroon ng malaking changes pagdating nito sapagkat tinanggap ng majority ng Christianism yung kanyang mga bid'a,
yung kanyang mga pagbabago sa original na aral ni Jesus Christ, sa si Pablo. At sabi dito, tawag sa kanya si Paul, isa siyang Romano, no? Ay yung tawag na his Roman name is Paul, had considerable respect for Roman philosophy, and he spoke proudly of his own Roman citizenship. His conviction was that non-Jews who became Christians should not be burdened with the Torah in any respect. Ito na yun. Siya yung author, the author of Acts. Sabi ni Paul dito, and by him everyone that believes in is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Sinimulan niya na to, samantalang sabi dito sa Matthew ni Jesus Christ na hindi siya dumating, o pinapakita rito na siya ay nagpasakop sa batas ni Moises, pero nung dumating si Paul sa Act, mga gawa sa Tagalog, na ang mga Romans o yung tinatawag na Gentiles ito ay freed, no? Tawag dito malaya o hindi sakop ng batas ni Moses. It was primarily taught the effort of Paul. The church began to take it on its non-Jewish character. Paul wrote most of the New Testament letter, yung tinatawag na epistles. Halos lahat ng laman ng New Testament ay sulat ni Pablo. New Testament na ginagamit ngayon ng majority o lahat ng mga ngaral Kristiyano sa New Testament ay sulat ito ni Pablo, which the church accepts as the official doctrine and inspired scripture. These letters do not preserve the gospel of Jesus or even represent it. Actually, sa katotohanan, itong mga malaking bahagi ng New Testament, yung epistles, mga sulat ni Pablo, ay hindi nagre-represent ng doktrina na dala ni Jesus Christ. Walang kinalaman ito kay Jesus Christ bagkos ito'y mga sulat, epistles, mga risala niya, mga sulat niya sa mga iba't ibang lugar na tinatalakay niya ang pagbabago sa Kristiyano. Instead, Paul transformed the teachings of Christ into Hellenic, yung tinatawag na Greco-Roman philosophy. Yung paniniwala ng pagan Roman tulad halimbawa ng pag-adapt ngayon ng Pasko at iba't iba pang mga akida na involve ang shirk o yung pagtambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na was nung una, nung panahon ni Jesus Christ ay strange itong mga ganitong uri ng doktrina, ngunit pagdating ni Pablo ay inintroduce niya nga yung tinatawag na Greco-Roman philosophy, yung Hellenic, kung saan ay nagsimula na ang mga shirk sa loob ng relihiyong ipinakilala ni Jesus Christ. The following are some example of teachings of Prophet Jesus followed and taught by which were later abandoned by the church. However, most of these teachings were revived in the final message of Islam. So, yung mga aral na namatay nung pag-alis ni Jesus Christ at binago ni Pablo ay eventually nabalik ito pagbalik ng final messenger na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng Islam, ng pangangaral ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging fundamental part of Muslim religious practice hanggang ngayon sa araw na to. Example, ang pagtutuli, circumcision. Nakalagay sa Bible na si Jesus Christ ay natuli. Jesus was circumcised according to the Old Testament. This tradition began with the Prophet Abraham. Sa atin to, binalik ito sa atin bilang fitra, no? Sunanul fitra, no? Kabilang ito at mga ulama, yung iba nagsasabing ito ay wajib na gawin ang pagtutuli. At ginawa ito ni Jesus Christ at covenant ito between the people of God nung panahon pa ni Abraham, according sa tradisyon ng Christianity na mababasa ito sa 7 o Genesis 17:10. Now, this is my covenant, etc., etc., hanggang mabasa nila hanggang sa hulid. Whether born in your house or bought with your money from any foreigner who is not your offspring, both he that is born in your house and he that is bought with your money shall be circumcised. Ito. Ibig sabihin, covenant yun na dapat tuliin. In Gospel according to Luke 2:21, and at the eighth day, end of 8 days,
when he was circumcised, he was called Jesus. Ito yung dalil na sa New Testament ay si Kristo ay tinuli. Tinuli na si Kristo dahil nga sumusunod siya sa covenant na tinakda ng mga nauna sa kanya o law na dala pa noong panahon ni Moises. At, pero bandang huli, no? Dito in the letter to the Galatians, no? Sa Galatia, ito na yung sinabi ni Paul. Now, I, sabi ni Paul, sa Galatians, no? Sa Galatians 5:2, he wrote, now I, Paul, say to you that if you receive circumcision, Christ will be of no advantage to you. This was Paul's interpretation. On the other hand, Jesus was not circumcised by the heart, nor did he say anything about circumcision of the heart. He kept the everlasting covenant and was circumcised in the flesh. Sabi ni Pablo, hindi daw pagtutuli sa ari yung aral ni Kristo, puso daw ang tinutuli. Now, which is widely accepted sa Christian world, ang hindi pagtuli. Kaya lang naman tayo mga Pilipino tuli dahil sa mga ninuno nating mga Muslim. Pero kung titignan mo sa ibang part ng Europe, na which is Christian-dominated country, UK, Europe, German, lahat itong mga lugar na to, Rome, lahat itong mga lugar na ito ay hindi sila tinutuli. Mga supot sila dahil sa pahayag ni Pablo. Now, which is si Jesus Christ is tuli. No? So, kailangan, isa ito sa argument na kailangan natin i-ano. Sunod, yung pork. Jesus did not eat pork. He followed the laws of Moses and he did not eat pork. In Leviticus, no, 11:7-8, ang sabi, and the swine, bawal kainin, sabi, because it's parts of hoof and is, tawag ito, cloven-footed, yung biyak. But does not chew, hindi sila gumunguya, and cud, is unclean to you. Of their flesh you shall not eat. Salamat warahmatullah. And their carcasses, balat, no, balahibo, you shall not touch. They are unclean to you. Ito yung sabi sa Leviticus. So, hindi pwede ang baboy. Jesus only dealing with pigs was his permission to the unclean spirits which were possessing a man to enter them. When they entered the herd of pigs, no, corral, they ran into the water and drowned. However, ito yung sa istorya dito na yung mga masamang espiritu doon nila nilalagay sa mga baboy. Nung panahon nila Kristo kasi uso doon yung mga nasasapian na masamang espiritu. So merong may eksena sa Bible na kinuha nila yung mga masamang espiritu at doon nila nilagay, no? Pero ngayon, sabi dito, ang baboy ay hindi lang basta hindi o kinakain ng Christian bagkos naging magandang part ng kanilang buhay. Although sa Bible ay ito'y nilalagyan ng masamang espiritu, sinabihan na ito unclean. Actually, sa Tagalog, hindi sinabing marumi, ang sabi, karumaldumal. Karumaldumal. Oo. Oo. No, mas matindi pa sa marumi, sabi karumaldumal. Niwag nyong hipuin, sabi. Sabi. Pero ngayon, kasama pa sa kanilang nursery rhymes, this little pig went to market and children's store, no? The three little pig, Porky Pig is very popular cartoon characters, no? Babe, yung baboy na Babe, no? Na palabas, it may be said that those who call themselves followers of Christ are not in fact following way of Jesus Christ. Pang-insulto kay Jesus Christ na may cartoons pa, may pelikula pa sila na Babe, at grabe ang consume ng Christian world sa pork. Grabe ang consume nila. At pwede natin talakayin lahat, napakaraming tungkol sa mga kasamaan ng pagkain ng baboy, pero ito'y dadaanan lang natin, no? In Islamic law, the prohibition of pork and its product has been strictly maintained from the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam until today.
Jesus and his early followers observed the proper method of slaughter by mentioning God's name, Bismillah, and cutting the jugular veins. Yung malaki ditong, ano, dito yung mga main na ugat dyan of the animal while they were living to allow the heart to pump out the blood. However, Christians today do not attach much importance to proper slaughter method as prescribed by God. Ngayon, wala, kinukuryente na lang. Yung mga baka ngayon, pinapalo na lang, no, ng mga Christians, at sinasabi nilang they are followers of Jesus Christ. Well, in fact, wala na. Ang mga tunay nga, sabi nila, mas Christian pa talaga ang mga Muslim kung ang pag-uusapan natin ay ang pagsunod kay Jesus Christ. Hindi sa Bible, kay Jesus Christ. No? Sunod, alcohol. Jesus consecrated himself to God, no? Consecrated pala himself to God and therefore abstained from alcoholic drinks according to the instruction recorded in Numbers. And the Lord said to Moses, say to the people of Israel, when either man or woman makes a special vow and vow of Nazirite to separate himself to Lord, he shall separate himself from wine and strong drink. So eto, pero meron ditong verse sa Bible na si Kristo daw ay gumawa ng alak, na which is questionable ang authenticity dito sa mga scholars ng mga Muslim. Ay, scholars ng mga Christian. Kine-question nila to yung merong kasal, yung first miracle, no, na sinasabi. No, as to the miracle of turning water into wine, it is found only in the Gospel of John, which consistently contradicts the other three Gospels. As mentioned earlier, the Gospel of John was opposed as heretical in the early church, while the other three Gospels were referred to a synoptic Gospels because the text contained a similar treatment of Jesus' life consequently. So yung may nagsasabi na first miracle ni Jesus Christ, al-alak, paggawa, ito'y actually first were rejected and eventually tinanggap din nito ng Christendom kasi para ma-justify ang kanilang pag-inom ng alak. Ano pa mga pagsunod kay Jesus Christ? Ablution before prayer, ang pagwudu, no? Kaya lahat ng mga mosque ay merong mga hugasan. Prior to making formal prayer, Jesus used to wash his limbs according to the teachings of Torah. Moses and Aaron are recorded as doing the same in Exodus 43:30-31. Ayan yung verse. Prostration, ang nagsusujud, no? Prostration in prayer. Jesus is described in the gospel as prostrating during prayer. Sa Matthew 26:39, the author described an incident which took place when Jesus went with his disciples to Gethsemane. And going a little further, he fell on his face and prayed. No, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Ito yung kanyang panalangin. No, yung saro ng ano ba yun? Ng paghihirap na ito. No, sabi niyang ganun. So napakarami ditong mga dalil andyan sa Joshua, nagsujud, sa King si Elijah, nagsujud, si Abraham, nagsujud, at makikita mo na ang mga propeta ay kung magdasal sila ay nagsusujud. Pero it's sad to say, anumang major sect ngayon, mapa-Catholic, mapa-Protestant, Iglesia ni Cristo, Sebadista, Mormons, ano pa, born again, wala ni isa sa kanilang pag nagdarasal ay nagsusujud. Bagkos, puro imbento ang kanilang pagdarasal. Merong gitara, merong organ, may tambol, at merong nangingisay, merong mga ano, merong tumutumba, which is lahat ng ito ay contradict sa kung paano ang mga Christians at ang mga naunang propeta ay eventually sumamba sa Diyos. Sunod, ang hijab. Veiling. The woman around Jesus Christ veiled themselves according to the practice of the woman around the earlier prophets. Ang mga babae sa paligid ni Jesus Christ, ang mga mabubuting kababaihan, ibig sabihin, kaya nasa paligid niya, mga taga-sunod niya, ay nag-practice ng hijab. Their garments were loose and covered their bodies completely. Ang pinakamalaking example ay si nanay niya, no? Si Mary. And they wore scarves. Nagsuot sila ng hijab which covered their hair. Nagsimula ito sa Genesis. Sa 24:64 up to 65, ang sinabi, and Rebecca lifted her
up her eyes, and when she saw Esau, ayan. Fasting si Jesus Christ. Ayan, yung riba. Pinakita rin ito na ito'y pinagbawal sa panahon ni Moises. At pinagbawal din sa Quran. Ang sunod, ang paborito ni Abul Khair. Ang polygamy. Ano? Walang record na ito'y kinontra ni Kristo bagkos napakaraming mga verses sa Bible na nagpapatunay na ito'y naging practice ng mga naunang propeta at mga mabubuting tao. No? So, andyan din yan sa libro nyo. So, may, at least may basic tayong idea how to defend it kapag Christian ang kaharap natin, of course. Ito yung mga practice dyan, napakarami. So, Christian scriptures. Authorship. According to biblical scholars, even the authorship of the Old Testament books and the Gospel themselves is in doubt. Wala silang ano, wala silang matibay na ebidensya, even the archaeologists, na ang scriptures nila ay authentic o kilala kung sino talaga yung author. Wala silang patutuo dyan. Unahin na natin yung Torah. The first five books of the Bible, tinatawag na Pentateuch, are traditionally attributed to Prophet Moses. Yung first five books, pagbukas mo ng Bible, may unang first five books dyan. Ang tawag doon ay Pentateuch. No? Ano-ano yon? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, saka? Ano muna? Genesis, Deuteronomy, Leviticus, Numbers, saka yung isa pa? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, saka Numbers. Yan, tatlo na yan. No? So, ito ay kinikilalang Pentateuch na tinatawag na first five books were actually attributed na sulat daw nino? Ni Moses. Pero, makikita rin dito sa Deuteronomy 34:5-8, so the servant of the Lord, Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab. So, napapawalang bisa yung claim nila na ito'y sulat ni Moses. Bakit kasi? Yung kamatayan ni Moses nakasulat doon. So, hindi pwedeng turingin na ikaw may sulat ka. Libro, sabi mo ikaw nagsulat pero nakasulat doon kung kailan ka namatay. Hindi ikaw sumulat noon. Diba? So, ano ito? Tawag ito, malaking question mark ito pagdating sa authenticity ng claim nila na ang tinatawag na first five books is sulat ni Moses. Hindi pwede ito maging sulat ni Moses. Ito pa yung sabi nila.
Ayan, naka-detail. And the people of Israel wept for Moses in plain of Moab. Hindi ito sulat ni Moses. Ito, in the appendix of Revised Standard Version entitled Book of the Books of the Bible, the following is written concerning the authorship of over one-third of the remaining books of Old Testament. Ito, yung judge, possible daw na si Samuel. Yung root, possible na si Samuel din. First Samuel, unknown. Kung kailan yung libro ni Samuel, unknown na. Second Samuel, unknown pa rin. Sino may sabi nito? Mga Bible scholars. No? First King, Second King, Chronicles, Esther, Job. Itong mga to ay mga book ng Bible sa Old Testament. At lahat ng author dito ay tinatawag na, nilagay nila na unknown. Yung Ecclesiastes, doubtful. Jonah, unknown. Malaki, nothing known. Wala silang masabi. Ano sila? No comment. So, Apokrypha, ito yung sinabi natin na dagdag na mga libro na ginagamit nino ng mga Catholic. No? More than half of the world's Christian are Roman Catholic. Their version of the Bible was published in 1582 by Jerome, yung tinatawag na Latin Vulgate, no, which is lahat halos ng Bible ngayon ay dito na galing sa translation ng Latin Vulgate. And reproduced by Douay, yung Douay version in 1609. The Old Testament, yung tinatawag na RCB, Roman Catholic version, contains 7 more books than King James Version, recognized by the Protestant world. The extra books are referred to be to as the Apocrypha. Apocrypha ang ibig sabihin nito, doubtful ang kanyang authority, and were removed from the Bible in 1611 by the Protestant Bible scholars, no? So etong mga to, paano mo ipapatong yung kaligtasan mo sa ganitong mga problema, no? Questionable. Paano, no? Simple question sa mga Christians na nakakausap natin, mga pastors, no? So how, paano mo dito sasabihin mo na okay ako dahil nakasalalay ang aking kaligtasan dito? Example, mag-e-exam ka, board exam, or magbabar ka, no? Para maging abogado ka. At binigyan ka ng libro. Ito, reviewin mo para makapasa ka. At alam mo yung libro na to ay ano, mali-mali. So pwede mo bang ilagay doon yung isalalay mo doon yung ano mo, yung pagpasa mo bilang abogado sa librong alam mo mali yung tinuturo? So pag after ng 1 month ng review mo, mag-e-exam ka na ng board exam para maging ano ka, maging abogado ka, sigurado ka ba? At yung mga otro, di mo alam kung sino sumulat, kung sino eh santo sa pag-aabogado to. Eh paano na lang sa pagkaligtasan mo, salvation mo? Dito mo ibabatay na papasok ka sa paraiso. Sa mga ganitong napakaraming doubtful matters. No, mismo sino nagsabi? Muslim ba nagsabi? Hindi naman Muslim nagsabi. Ang nagsabi, mga Bible scholars. Sila nagsabi sa mga libro nila na ganito. Sunod, yung Gospels, no? Aramaic was the spoken language of the Jews of Palestine. Ano ibig sabihin? Aramaic ang salita ni Jesus Christ. Consequently, it is believed that Jesus Christ and His disciples spoke and taught in Aramaic. Of course, yun ang lingwahe nila eh. Diba? Aramaic ang mga apostol. Aramaic si Jesus Christ. So, ang pangangaral niya ay sa? Aramaic. Oh, pero ang problema, ang Bible, ay ang New Testament ay nasulat ang kanyang original sa? Griego. So, tawag dito. Yun lang ay ano na. Diba? Conflict na. So, paano mo sasabihin na ito ay salita ni Jesus Christ? Paniniwala na ayon ay yon language of civilized Mediterranean world to serve the majority of the Christian, which was becoming Hellenistic, yung tinatawag na Greek speaking instead of Palestinian, o yung tinatawag na traces of Aramaic survive in Greek gospel. For example, in Mark 5:31, taking her by the hand, said to her, "Tal ano? Itcha kumni." Yun, di ba? So, eto na lang mga maliliit na naka-elbawa, yung Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabachthani to, ba? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Actually, parang Arabic siya eh. Which is, "God, God, why have you forsaken me?" No? Para siyang meron similarity sa Arabic. The New Testament, no, Gospel of Mark, taught, considered by church scholar to be the oldest of the gospel. Yung may mga partly na mga nababasang Aramaic na maliliit, ay ito yung gospel ni Mark. So far, ito yung medyo pinaka
pinakamatanda at medyo pinaka-reliable sa lahat ng mga Gospels, no? The same in the case with the other Gospel, although Matthew, Luke, John are the names of disciples of Jesus. Kasi ito, si Matthew, Luke, John are mga names ito ng pangalan ng mga disipulo ni Jesus Christ, no? Pero ang problema actually, hindi talaga sila yung mga actual na mga sumulat. Ito, yung Gospel, no? Matthew, Mark, Luke, John, unknown ng mga authors nila. Kaya kita nyo sa libro nyo, ito mga sinasabi ko, sa footnote sa baba, nandun yung reference. Example, Encyclopedia Americana, The Five Gospel, ito yung mga libro nandiyan sa footnote nyo sa baba, kung saan kinuha tong bakit sinabi natin na si Gospel of Mark is unknown ng kanyang author. Number 35 dito, ito yung mababasa sa True, the author of Mark is probably unknown sa New Encyclopedia Britannica. Hindi ito sinabi ng mga Muslim, bagkos ito ay compilation na merong mga patutuo mula sa mismong kanilang mga scholars. So sa libro nyo, ito yung mga reference. Si Mark, si Luke, si John, at yung Act, ito ang ano, the author of Luke, no? Ito yung mga author niya, puro unknown. Tapos may mga number siya, refer nyo dito sa baba, kung saan kinuha yung reference nila. So John, author of John 39, nandiyan makikita mo dito. At so far, yan ang ating ano, yan ang ating introduction sa pag-aaral ng comparative study. Actually, introduction pa lang ito, napakaraming mga dapat i-discuss. At alhamdulillah, at basahin nyo uli yan ngayon. Di ba nung unang binigay sa inyo, unang araw, binasa nyo. Ngayon na pag-aralan nyo, basahin nyo ulit. Iba na ang dating sa inyo pag binasa nyo yung mga manual na binigay sa inyo. At possible, i-apply nyo ito sa mga makakausap nyo to. At susi ito para masimulan nyo pang magpalalim ng pag-aaral dito. Pero balikan nyo yung mga kaida, yung mga panuntunan na sinimulan natin pag-aralan sa dawa. At yung sa comparative is isang maliit na bahagi lang yan. Madaling ipaliwanag ang Islam. May Quran tayo. Meron tayong hadith, logic. Sa mga paligid natin, madaling i-introduce ang Islam. Pero bilang isang daiya, meron kang mga iba't ibang mga pamamaraan at isa ito bilang Christian na dominate ang lugar natin ng Christian, nagpahapyaw tayo kung sino yung mga dadawahan natin. So, simula ito. Hopefully, kayo rin ang maging batch 2 kasi maganda kung sino yung nauna. Pag nagdagdag tayo, hopefully, lalalim tayo sa comparative. At tatakal din tayo ng dawa sa mga atheists, yung mga ganon. So discuss natin dito sa workshop natin. Pre-prepare tayo ng mga ibang mga information pa na maita-transfer sa inyo. So, pwedeng magkaroon tayo ng question and answer, final, mga ilang question bago tayo mag-adan. No, mga 5 minutes, tas adan, then 7, ikama tayo, then bigay na natin yung mga, ano, yung mga shahadat, inshallah. So, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, sino may question? Okay, bro. Ustaz, nag-experience ko itong mga ganitong question. Kung hindi naman siguro na hindi lang ako nag-iliya. Kasi kung minsan kasi, depende rin kasi sa topic tsaka sa mga tutorial na nag-uutapan. Kung minsan, gumagamit ako ng ayas ko ang Kaya ngayon eh, dapat dito, unang-una, of course, sa basic na discussion, pag mga light discussions lang, no problem. Sige. Pero pag lumalalim na tulad ng mga tanong ng ganyan, lumalabas yan, kailangan ma-establish mo rin. Ma-establish mo rin sa kanya na kung ano talaga ang paniniwala natin pagdating sa Bible. Of course, una sabihin mo na nagkukuta ko ng Bible just ano para ma-catch ko yung iyong attention. Pero actually, lahat ng ipinapangaral ko sa iyo is merong kaming patotoo sa amin sa Quran. So, nagkukuta ko time to time ng Bible para lang ma-prove ko sa iyo yung fact. Pero kung gusto mong i-discuss natin kung Bible ba yung authentic o hindi, it's another thing. Kasi bakit sa unang pag-uusap natin,
ay tawag dito, hindi ko naman pwedeng ipakita kagad sa iyo ang Quran kasi hindi ka maniniwala. Pero pag gumagamit ako ng Bible, kasi yung Bible, use Bible para maging tools mo laban sa kanila. Laban sa kanila para ma-explain sa kanila na yung Bible ay mali ito, pero nagtataglay ito ng mga ilang mga verses na tama kapag ito ay sinusugan ng Quran. Ganun natin sinasabi. Pero siyempre minsan, eh bakit Quran ang batayan? Gaganunin kay, no? So, lalalim na ang discussion, babalik ka sa pagdaawa na ang Islam ang tamang relihiyon. So actually, cycle lang lahat eh. Umiikot lang ng umiikot. Ang pinaka main purpose lagi mong siyang dadalhin sa mas malaking argument. Naniniwala tayo na ang Bible hindi salita ng Diyos. Pero may mga salita dyan na tama. Nandiyan yung diwa, word yun, nandiyan yung diwa, tama siya, hindi siya mali. Paano natin malalaman? Unang-una, of course, ito ay sa Quran. Pangalawa, hindi ito contradict sa utak ng tao at kukontradict sa sarili niya mismo. So, pag gano'n na ang kausap mo, ibig sabihin nun, may konti na siyang knowledge. Pag ano, bumabalik siya ng tanong sa'yo, may konti siyang knowledge. So, bilang da'iya, you know how to switch argument. Ah, itong kausap ko, medyo ano to? Medyo may alam to, or medyo pilosopo to. So, bilang da'iya, automatic ka ron. You're reading the situation. Tinalakay natin, di ba? Read the situation. Ah, iba yung kaharap ko ngayon. Medyo marunong ito. So kailangan i-mindset ko ang mga sagot ko sa kanya. Medyo ano. Oh, kaya, drive mo siya. O sige, total, na-brought mo yan, kapatid, kaibigan. Total, na-brought mo yung question na yan. Mag-discuss tayo ng ano. Ano ba talaga ang paniniwala sa Bible? No? So, isa-isahin mo. Yung diniscuss natin, ang Bible is ganito, is compilation of books, ibig sabihin from Biblios. Pag gumanong ka ng mga word mo, ano, medyo scholastic na, nagsasalita ka, Greek word from the Greek word, Biblios, medyo maaano na siya sa'yo, may alam ito, na ito'y composed, ang apocrypha is ganyan, at merong sa, ito'y nagsimula si 1611, mga ganito, medyo maaano sa'yo yan. Oo, makikita mo. So, magsishift ka na, pero pag ang kausap mo, general patronage o tao lang, pag nagganong kayo, wala sa kanyang dating yun eh. Pero pag may nagmamagaling at babalikan mo siya ng mas malaking argument, no, mismong ang sabi sa Britannica, ang mismong scholar, unknown ang mga author niyan. Ganon. So probably, ang mga libro na yan ay nahukay sa mga ilalim ng kuweba, maaring mga eyewitnesses. Maaring pag eyewitness ka, maaring tama ka, maaring mali. Maaring ilan sa bahagi ng iyong surat, tama, maaring ilang bahagi ay mali. No? Example, panahon ng martial law o yung EDSA Revolution, maraming mga press dyan. Diba? Nagsulat sila kung ano yung kanilang interpretasyon sa kanilang nakikita. Pero actually, hindi talaga nila alam kung nangyayari, kung ano yung totoo. Si Marcos ba masama o mabuti? Ang nakikita lang nandun, galit ang tao, kanya-kanyang sulat yan. Ngayon, babasahin ng mga tao yung depende sa interpretasyon. Pero ano ba talaga nangyari? Iba, pag ang nagsalita mismo, si Enrile, example, o sulat mismo ni Ramos ang example. Pero kung press ka lang doon, na nagsulat ka, ganun ang Bible eh. Mga eyewitnesses eh, from here and there eh. Diba? Nakuha kasi sila, usually, ang part ng Bible nakuha sa bandang Jordan, yung tinatawag na Dead Sea o Red Sea Scrolls. No, na napakaraming na-discover na part na doon. Tapos yung binasa nila, pinag-aralan, oo nga, tutugma sa panahon nila Jesus Christ. Pero ano ng author? Bakit kasi maaring mga eyewitness sila? Maaring mga ulama? Maaring mga ulama dahil ano, may mga tama, may mga mali sa pananaw nila, mayroong mga kontra. Maaring mga scholars on that day. Pero hindi siya sapat para sabihing salita ng Diyos. No, ano, depende na eh. Si-switch mo na eh. Actually, hanggat maiiwasan natin mag-quote na mag-quote sa Biblia, mas maganda. First step yon, hanggat maiiwasan mag-quote sa Biblia. Pero meron kasing lapses sa ibang daiya na kauupo pa lang. Meron kang dinadaw ang Bible ka agad. Bible ka agad. Mas maganda, magsimula ka talaga sa Mahasanul Islam. Panawagan ng Islam. Pinadala ang Islam, tawagin tayo para magbalik loob sa Diyos, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ito yung paniniwala nila Abraham. Ganyan-ganyan. Tapos, pag nag-start na kayo magpalitan ng salita, mag-i-start kang magkaroon ng idea on how to handle. In the middle of the conversation, kung kinakailangan gumamit ng Bible, bilang isang daiya, equip ka. May mga ilang verses ka na kapag aral ka ng basic ng comparative religion, pwede. Tapos bandang huli, idadrive mo pa rin siya sa mas malaking argument, yung shahada, yung Islam,
yung ano, tapos andun ka rin sa ano, ipa-parcode mo rin siya, samba siya, galit ba siya sa Muslim, ano ba siya, nandun siya sa mga ano na yun. So, Jazakallah khair. Meron pa? Sheikh, sabi na nila, kung gusto mong malaman ang authentic Bible, may palatandaan daw sila, nihil obstata, being premature, authentic daw. Paano? Yun daw yung nagsisimula na authentic daw yung Bible nila. So, hindi ko sure kung totoo ba talaga, pero sabi ko, parang labod naman yata. Sabi mo, isa lang ang pinanggalingan lahat ng Bible ka mo. Kahit yan dala mo, sabi mo sa pastor, yung pinanggalingan ng Bible, iisa lang. No? Una, ang pinakamatanda ngayon, yung tinatawag nga natin Latin Vulgate, na almost lahat galing doon. Catholic ang may produce noon. Yung Latin Vulgate na yun, pinagkuha nila, in-extract nila sa Greek o tinatawag na Codex Vaticanus, and from there, nang galing na lahat ng Biblia. Yung meron sila ngayon, mga later-later version na yun, wala na halos yan diwa. Kasi puro Tagalog na yan, ginaling sa English. Kaya ang authentication, sabihin mo sa kanila, kung gusto natin malaman ang authentic, balik tayo sa source. Alam mo ba ang source? Tanong mo sa kanya, saan ba ang source niyan? Saan ba kinuha yung translation mo? Sa King James ba kinuha yan? Kasi ang King James talaga ang isa sa pinakamatanda eh. Yung Revised Standard Version, King James na pinagaang yun. Pero ang origin nun isa, King James pa rin. At yung King James galing sa Latin Vulgate. So, pinagaang siya ng pinagaang kasi ang lengguwahe nagbabago eh, gumagaang eh. So, yung mga bagong Bible na nasa harap mo ngayon, ang tanong niyan, paano mo malalaman authentic ito? Balikan mo yung original. Tapos sample mo yung Quran. Diba? Ang Quran na Tagalog, meron siyang tinatawag na Arabic, meron siyang English. Ibig sabihin, kaya natin balikan ng kanyang source. Kaya natin balikan. Kasi bakit ang Quran is intact pa rin yung source niya? Ito yung, hindi yung they playing with words para malaman mong authentic. Hindi, parang, pero it's business, no? Isa ang reason, scholastically, para malaman mo ang authentic ang isang bagay, kailangan may access ka saan? Sa source. Pag wala silang access sa source, ni hindi sila marunong mag-Aramaic. Tanong mo yung mga ngaral, mahal mo si Kristo, anong salita ni Kristo? Meron ka bang alam kahit na isang salita ni Jesus Christ? Dumating si Jesus Christ, para mo nga siya sabihin sa kanyang I love you. Diba? Tawagin mo si, dadating si Jesus ngayon, tawagin mo, Jesus, hindi lilingon yun. Kasi naman yung pangalan niya eh. Diba? Hindi na ang pangalan nyo. Ngayon, pinakamaganda niya, pag may nakaharap ka uli na ganyan, isa lang po para malaman natin ang authentic isang bagay. Kailangan may access tayo sa source. Kung wala kang access sa source, eh hindi natin pwedeng sabihin authentic yan. Jazakallah khair. Sino pa? Mag-adan na. Sino mag-adan? Una, yung Alpha at Omega. Yung verbo medyo mahaba yun, pero try natin discuss, no? Yung Alpha at Omega, kasi meron niyang verse sa Bible na sinabi ng Diyos na siya yung Alpha at Omega, tapos meron din sinabi si Kristo na siya yung Alpha at Omega. So, unang-una, of course, Bible lang nagsalita dyan. So, dalawa ang way. Una, tirahin mo yung authenticity ng words, no? Authenticity ng narrations. No, no, which is pwede natin divert doon na ang Bible is questionable yung authentication niyan. So, pwede nating pag-aralan kung sino ba yung author niyan at ganyan-ganyan. Secondly, kung pag-aaralan natin yung Alpha at Omega talaga, kung babasahin natin yung buong verse at hindi lang tayo papasok doon sa verse na yon, ay doon sa pinaka-word na yon, ang pinapakahulugan doon na ako at ang Diyos ay tawag dito, ako, di ba, Alpha at Omega at ako ang Diyos ay iisa. So, ang naging first and the last, unang ako ang Diyos ay iisa, una, ang sabi nila dito ay tawag dito, na iisa sila pagdating sa layunin at hindi sa katangian. Pagdating naman sa Alpha at Omega, ang una si Kristo, yung pagiging una ni Kristo ay hindi kasintumbas ng pagiging una ng Diyos. Kasi si Kristo nilikha ang mga nilalang para kay Kristo sa point of view ng Christian. So nilalang ang mga nilalang, ang mga creation para kay si Kristo. So isa din to sa meaning ng Alpha. Simula at si Kristo ang maghuhukom, no, babalik siya sa paghuhukom at siya ang mag no, through him maghahatol ang Diyos at through him hahatulan ang mga tao. So this is another word ng Omega. So, hindi necessarily na pag sinabing Alpha at Omega is ultimate, first at ultimate, last. May mga kanya-kanyang meaning siya. Of course, pag sinabing ang Diyos ang Alpha at Omega, Islamically, hindi naman natin to tanggap.
Kasi pag sinabing omega, last. Ibig sabihin, pag sinabing omega ang Diyos, meron siyang katapusan. No, siya ang una, siya ang katapusan. Walang katapusan siya Allah subhanahu wa ta'ala. No? No, pero sa point of view ng Christianity, hindi pwedeng maging isa ito dahil meron sila kanya-kanyang meaning. So Allah ta'ala alam. No? Ang verbo naman, sa 1-1-1 ito eh. So, direpute ito ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng paggamit nila ng mga technicalities. Kasi pati yung mga kama, yung mga duldok ay binigyan ng meaning ng Iglesia ni Cristo, no? Yung sinabi kasi ang verse dito sa pasimula ay ang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. So, ang placing ng mga kama dyan at placing ng mga tuldok, no, which is, ano, kukulangin tayo sa os pag masyado nating inano eh, kung kailang katitigil. At ang berbo, no, tapos ay Diyos o suma sa Diyos, una, dun pa lang contradict na eh. Una, ang berbo ay suma sa Diyos. Suma sa Diyos. Ang berbo ay Diyos. No? Ibig sabihin, etong mga word na to is contradicting na. Ganun pa man, ginagamit din nila dito, kung matandaan ko yung argument ng Iglesia ni Cristo. Kasi Iglesia ni Cristo sumagot dito ng maayos na ito'y hindi si Cristo at ang Diyos ay iisa. No? Kasi yung verbo na yan, meron din silang issue dyan pagdating sa capitalizing. Pagdating sa Greek na original na, magkaiba, hindi verbo ang word. No? So, parang meron silang tinatawag na capital G na God dyan at yung small G na God. Yung verbo nandun, ang verbo ay Diyos, verbo ay sumasa Diyos. Yung G doon, hindi yung G na sa una ang capital. Yung sumusunod ay hindi na capital. So, scholastic masyado ang pag-aaral, pero pwede natin matake. Siguro, sasagutin natin yan doon sa live Facebook na ginagawa ko. Gumawa ko kahapon eh. Word translation, small G yung last. Yung verbo siguro sa Tagalog. Verbo salita. Salita yun, no? Salita. Logos. Mm-hmm. Logos. So, kung sa Arabic, kung Juan, meron doon na Juan na ang kanyang salita ay ito kanyang gano'n. Mm-hmm. Bagamat tayong, kahit tayong lahat ng dinika ay mula sa kanyang salita. Mm-hmm. Kun, payakun. Payakun. Kapag nagdikasan ng isang bagay, sasabihin lang nila kung kaya ko. Pero mas advice ko na mag-stick tayo sa verbo na argument para ma-prove na hindi si Kristo Diyos. Huwag natin siyang idikit sa akida natin. Na ito ay verbo sa Arabic ay ganito, na sa ating ganito, malalagay tayo sa langan. Oo. Mag-focus tayo sa argument na yung verbo, ayon sa mga scholar ng mga Christian, ganto-ganto siya at hindi talaga siya nagpapatotoo na si Kristo ito at si Kristo hindi Diyos. Huwag natin bigyan ng meaning yung logo sa Arabic ganyan na mayroong aya na ganun, or else magkaroon tayo ng mag-stick tayo to the argument lang. Oo. Okay? So, Paano sasagutin yung mga Christian studies na nagsasabi yung mga Muslim ay terrorist? Actually, maraming mga argument na pwede nating erase. No, napakaraming argument na actually this is naging rampant na ang mga sagot dito ng iba't ibang mga tao, iba't ibang mga propagator. Pero ganun pa man, ang isa sa pinaka-effective na nasagot dito, of course, yung paggamit mismo ng mga verse ng Quran na nagpapatungkol sa pagbigay ng karapatan sa tao, tulad nung ayong aya na nagsasabi na ang isang tao na pumatay, na bigay nil hak, na wala yung hak, ay tulad siyang pumatay ng lahat ng tao. At hanapin natin yung ayan. At kung sino man ang lumigtas ng isang tao, ay tulad ng lumigtas siya ng lahat ng tao. Ang mismong nagsasabi nito, Quran. Ang nagsasabi ng terrorist ang tao ay yung mga black propaganda. Pero kung ang babatayin natin ay ang Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tinuturo nito ay kapayapaan. Of course, may jihad sa Islam kasi ang Islam is complete way of life. Nag-govern siya ng isang bansa at kailangan meron tayong mga
May mga policies tayo pagdating sa digmaan, may policy tayo pagdating sa mga iba't ibang mga aspeto ng buhay kabilang ang digmaan. So may mga aya talaga na ni-reveal for jihad. Pero hindi ito aya na magja-justify na ang mga Muslim is ano, mahilig sa gulo. No, sabagkat if you will read the ayat in context, no, yung mga ayat ng jihad is nandyan yan is para i-preserve ang greater interest ng kabutihan. Yung mga ayat ng jihad na makikita natin na nandyan yan is para i-preserve ang kabutihan at hindi para maghasik ng lagim o terrorism. Kaya meron tayong mga aya dyan. At meron man mga aya na tinawag dito na patayin mo ang mga musyrikin sa mo sila mapatagpuan. This is, tinitake nila ito ng out of context. Kasi ni-reveal itong aya na to nung panahon ng pag tawag dito, ang mga mushrik noon ay lumabag sa kasunduan. So, hindi siya applicable sa napakaraming pagkakataon. Applicable sa in a certain time, ang mga Muslim ay nasa kaligitnaan ng gera at ni-reveal itong aya to boost the moral of the Muslims para mabigyan sila ng moral boost na mula sa aya ni Allah na pinahihintulutan silang kalabanin yung mga tao na binrake yung treaty, yung mga tao nag-try doon sa kanila. So booster to from Allah para ang mga tao magkaroon ng moral booster na para kalabanin ng mga kalaban ng Islam. On that time, maliit pa lang ang Muslim. Mahina pa sila. Pero dahil sa moral booster na binigay ng mga aya ng Quran, nagkaroon sila ng lakas. Hindi para gamitin ngayon na mga dalil na para sabihin na mga Muslim ay mahilig sa gulo. So in fact, na mas maraming verse sa Quran na nagpa-patronage ng kapayapaan ng Islam at nagtuturo ng kabutihan. So maliit na verse lang ito, bahagi ng ilang sura sa Anfal saka sa Tauba. Oh, yun. Actually, isa din sa pinaka, napakaraming hadith at mga aya, habi, huwag kang pumatay ng isang sarili o kaluluha o kumitin lang kaluluha na walang due process o hindi dumaan o bigay ril hak na wala sa karapatan. Ang daming aya, ang mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, napakarami. Isa rin sa binibigyan nilang malisya na hadith, yung umirto an uqatil an-nas. Ang ganda rin discuss ito. Umirto an uqatil an-nas. Ako'y napag-utusan. Actually, hindi sinabi doon na umirto an aqtulun nas. Hindi sinabi sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inutusan kitang patayin, ukatil, makipaglaban. At yung time na yon, may kalaban ng Islam. Umirtu an ukatil an-nas hatta yaqul la ilaha illallah. Napag-utusan ako na kalabanin ng mga tao hangga't sa magshahada sila. Kaya pag nagshahada, tigilan ang labanan. Hindi ibig sabihin hindi sinabi na umirtu an aqtulun nas na inutusan akong patayin ng mga tao. Pati sila nagsyahada, papatayin ko sila. No, ukati lang sinabi, kalabanin. Kalabanin kasi ang mga Muslim nung that time na sinabi ng Propeta Muhammad SAW yun, nasa gitna sila ng labanan. At yun ay hindi para sa general, sa tukoy na kalaban ng mga Muslim on that very time. Kaya sabi ng Propeta Muhammad SAW, umirto an ukati lang nas. Napag-utusan akong patayin niyo o makipaglaban sa mga tao na to. No? Pero pag nagsyahada sila, hatta yaqul la ilaha illallah. Pero pag nagsyahada sila, hindi ko na sila pwedeng kalabanin. So, ang isa sa magandang topic ito, itong terrorist na to. Ngayon, sabihin mo sa kanila na meron ngayon lumabas na pag-aaral na almost sa Amerika, yung terrorism na nagaganap doon, almost sabi nila, almost 2% lang ang Muslim. 98% gawa ng ibang grupo, drugs, syndicate, mafia. 2% lang ang Muslim. Rebellious pa ang ano kasi karamihan sa kanila mga kinuwanan ng kanilang karapatan. Kahit dito sa Pilipinas, ang krimen na tinatawag na ang Muslim gumawa, napaka-minimal. No, ang kaso pa ng karamihan ng mga Muslim rebellious kasi nga inagaw ang kanilang mga lupa. Pero kung titignan mo sa mas malaking terrorist, mas marami silang gumagawa ng terrorism ang mga taong mga mafia, drugs, na which is Christian by nature, or Christian by ano. Nakakuha na? So, ngayon yung dapat kung matuloy kami sa Sarangaling, daron ko kung matutuloy, may piniprepare akong isang lecture na may PowerPoint tungkol sa terrorism. Kaya nga nakuha ko itong bago kahit sa France, almost less than 10% sa 100% ng terrorist activities na gawa lang ng Muslim. Less 10%. Mga Muslim pa na questionable yung kanilang manhaj, yung kanilang methodology na maaring bayad pa sila ng CIA. At the rest ng mga terrorist activities, mismong sa kinalitang amongst them, politicians, mga drug lords, mga amongst them. Galing din sa kanila, kaso nga lang, ang Muslim sabi na parang puting tela. Pag nilagyan mo ng tuldok na itim, kitang-kita. So actually, they are not against
Yung terrorist, ano lang nila yan eh. Butas lang nila yan para sirain ang Islam. Ang talagang ayaw nila ng Islam kasi nagkakaroon ng battle of ideology. Natatabunan na yung empire ng Amerika ng bagong ideology. Nababalik na, nagkakaroon ng Islamic revivalism. Ang tao na mumulat, most fastest growing religion Muslim. Ngayon, unti-unti na nilang inaalis yung World Bank system ngayon kasi yung rabawi, yung interest. Ngayon, unti-unting ina-adapt ang banking, Islamic banking, kasi lumulubog ang mga bansa na mahihirap dahil sa interest. Unti-unting nare-realize ng tao ang ganda ng Islam. So, ano nila to eh? Ang terrorist na word ay parang inimbento nila para pigilan ang pagbulusok ng Islamic Empire ngayon sa panahon natin. No? So, hanggang dito na lang tayo, no? So, jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.